Janet! Issa, si Shen, nasa ICU. Janet, pupunta ako si Shen. Issa, teka muna. Hindi ko alam kung bakit, pero may nangyari nung nasa bahagi tayo. Ano nangyari? May nakita akong babae. Babaeng nakaitim. Kinuha niya si Shen. Kinuha niya yung kaluluwa ni Shen. Pumasok kami sa bahay, Jet. Ha? Bakit? Pumasok kami sa bahay. Nakigamit kami ng banyo nung nasa loob ka. Thank God, you had the presence of mind na mabigyan ng protection si Shen with the prayer at yung pendant. Pero, pag di naibalik ang spirit sa katawan niya, eventually, bibigay ang katawan ni Shen. Sigurado ka na galing sa mansyon ang multo? Siya yung black lady nakita ko. Ngayon, Jet, you are dealing here with spirit attachment eh. Na-attract ng kaluluwa kay Shen. Kaya siguro, sumunod hanggang sa bahay niyo with the intention na kunin siya. Kailangan kong bumalik sa bahay na yun. Kailangan mabawi ko si Shen. Kailangan malaman mo kung sinong kaluluwang ito. Sana malaman mo kung bakit niya ginawa yun, kung bakit niya kinuha si Shen. By knowing her motivations, dun yung malalaman kung paano nyo lalabanan yung kaluluwa. Well, well, what do we have here? Coreen, anong ginagawa niyo rito? Di ba sinabi ko sa inyo, hindi kayo pwede mag-shooting sa bahay na to? Sorry, nakakuha na kami ng ibang sponsor. Hindi mo alam kung anong pwede mangyari sa loob ng bahay na yan! Exactly. That's the risk we're taking. Bakit ka ba nandito? The last time we spoke, tinanggihan mo tong project na to. May nangyari kay Shen. Kailangan ko pumasok sa loob ng bahay na to. You can do whatever you want. You're most welcome. But you have to abide by my rules. As of today, this house is mine. Follow my rules or leave. Okay. For the next 5 days, bawal ang cellphone, ang radio. Bawal yan. At kahit anong communication devices. Remember, we strategically place hidden cameras around the house. May kanya-kanya kayong kwarto. At pag nagsara na ang main door, the only other way na bubuksan namin to ay kapag may sumigaw ng hindi ko na kaya. Kung sino man ang matitira sa inyo dito after 5 days by sunrise, ay mananalo ng 1 million pesos.
Any violation of the rules will lead to automatic disqualification. We will be monitoring you outside in our control booth. Kaya kung may tanong pa kayo, itanong nyo na ngayon. Dahil pagkatapos ito, isasara na namin ang pinto. Questions? Habang papalubog ang araw dito sa Baguio, isasara namin ang mga pintuan at pintana dito sa tinaguriang White House ng Baguio City, kung saan kasama ng ating mga contenders, ang spirit expert na si Jet Castillo. Kung anumang lagim at takot ang babalot sa kanila ngayong gabi, abangan nyo sa aming pagbabalik. Ako po si Pierre Salamanca at ito ang Pinoy Horror House. Linawan mo nga itong monitor na to. Hindi ko masyado makita. Yes, Ilea. Ha? Apo. Oh, yan. Tapos na ako, ha? Sige. Gusto mo? Oo nga. Pa. So, saan ang probinsya niyo? Quezon. Alam mo, nagpunta ako ng Lucena dati. Sumali ako sa Mr. Quezon Contest. Taga Quezon ka rin? Hindi. Sumali lang ako. Guys, anong klaseng pagkain ba to? Oh, this is worse than hospital food. This shit? Do they want us to die of horror or food poisoning? Kuya. Anong ginagawa mo dyan? Makinig kayong lahat sa akin. Hindi ko alam po sino sila. O saan sila galing. Eh, anong ginagawa niya? Ay, nakita akong babae. Babae na kay Tim. Malakas ang kutob ko na. Makagawa sila ng masama sa mga tao kung gugustuhin nila. Kung gusto niyo maging safe dito, magsama-sama kayo. Huwag kayong magkakahiwalay. Okay? We're here to play a game, mister. Hindi nyo alam kung anong pinasok nyo dito. Lahat kayo, nanganganib ang buhay ninyo sa bahay na to. Makinig kayong lahat sa akin. Ako, alam ko. Gusto ko malalo ng 1,000,000. Maniwala kayo sa akin. Alam ko itong sinasabi ko. Habang tumatagal kayo dito, mas delikado kayo. Don't you think it's a little too late para pagsabihan kami? Thank you.